Hey guys, good afternoon and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, so update ulit tayo patungkol po kay Maine and Alden Perrin ngayong hapon na to. And but before that, nice ko mapasalamat muli sa inyong walang sakong support sa mga daily updates patungkol po sa kanilang dalawa. Ito na, simulan na po natin guys. So ngayon, si Pin Ben Bosa, balik trabaho na po siya after so many days na hindi po siya nakita at nagparamdam dahil po sa kanyang vacations abroad. So makita natin dito lahat po ng mga kaganapan mismo. Ayan yung isa sa mga mini-makeupan po si Maine na napakasimple po ng eyes po niya, pero at the same time guys, napakita natin na napakaganda po niya today. At masasabi po natin guys, yan po yung isa sa mga ni-reveal na videos ng ilan po sa kanyang itchumwa at lahat po ng mga nag-aasikasa po sa kanya sa bawat taping na inaatinan niya po araw-araw. So makita natin doon, yan po yung revelation po ng picture po ng pag-ayos po ni Maine at kung ano man po yung project ang ginagawa po niya today. Eh masasabi po natin guys, yan po yung balik trabaho na po si Maine Mendoza this time. So and then the same time guys, si Aldo Richards naman po, ito po yung usap-usapan dahil po sa inilabas po ng ilang pong pahayagan mismo at ito po ay nakuha po nilang information about po sa post po ni Julia Montes at ilan po mismo sa mga kaibigan, best friend ni Aldo Richards at E-Team, kinumpirma na po ito na pagtatambalan po talaga mismo ni Julia Montes at ni Aldo Richards ang isang movie under ng GMA Pictures at collaboration with their cornerstone. Dahil si Julia Montes ay parang ano siya, freelancer po siya and ito yung collaboration na isa sa mga parang aabangan daw po ng lahat. Pero ang sagot po ng Aldov Nation dyan, napakalakas daw po ng loob nila mag-produce po ng non-Aldov movie. So definitely may reaction agad sila about po sa pangyayari to. Sabi nga nila hindi daw mag-hit po yung movie na po yan. So parang may kontra agad po sila sa ginagawa po ni Aldov Richards na movie. Pero definitely hindi naman po talaga si Aldon ang magdidesisyon mismo ng movie na yan kundi yung kanyang management at kung ano pinagawa po ng management sa kanya, gagawin po niya. Definitely itong video po na to or itong pictures po na to na pinakita natin is talagang confirmation na po yan about po sa mangyayari at announcement po ng kanilang movies is by April 18. So announcement po yan na magsisimula po ng April 18 yung isa sa mga pagmi-meeting about po this movie. So kumpirmahin po yan sa mga susunod na araw at i-announce po yan sa mga susunod na araw at mga Aldov Nation boycott po dyan, hindi nila papanoorin. Pero yung iba na talagang totoong nagmamahal po kay Maine and Alden, mapa-separate project at separate show po yung ginagawa po nila at separate endorsement, ay masasabi po natin manonood daw po sila gaya po ng post po na to sa ating comment section na masasabi po natin all out support po sila sa mga ginagawa po ni Aldon Richards kasi itong ginagawa po niya hindi lang naman po sa kanyang management kundi para din po sa kanyang career dahil hindi naman po papayag si Aldon Richards na gawin po ito kung hindi naman talaga kinonsulta po sa kanya. Definitely nakapirma pa po siya mismo sa kanyang management kaya masasabi po natin under pa rin po siya ng kanyang management. And then the same time guys, kung ano mo po yung gagawin po mismo ni Aldo Richards, yun daw po yung isa sa mga mangyayari. Ito po yung sinasabi po niya sa interview sa 24 Oras na movie na hindi niya pa pwedeng sabihin pero ngayon inireveal na po kung sino yung partner po niya. And sana nga sa pag-produce po niya ng own movie po niya na siya mismo yung magpo-produce, eh masasabi po natin sana matuloy po yun. Yun lang po yung inaantay po ng True Blooded ADN at Aldov Nation na si Maine Mendoza naman daw po mismo yung isa sa mga ipoproduce niyang movie na kasama niya personally. Pero at the same time, ganun pa man, hindi pa rin po natupad po yun. Dahil yun po yung isa sa mga inilabas po yun na balita at kalat na po yan sa Facebook, sa Twitter, sa IG itong post po na to na talagang magtatambal po si Julia Montes at si Aldon Richards. Sabi nga ng iba, kamukha naman daw po ni Maine Mendoza si Julia Montes, so okay na daw din po. Pero definitely ayaw po ng Aldov Nation niya kahit kamukha, kahit ka-clone. Pero speaking of clone, ayaw din talaga maniwala po ng mga Aldov Nation sa mga nakikita po nila sa social media kasi talagang hinihinala nila clone daw po mismo, clone daw po ni Maine Mendoza yung mga napupunta sa ibang bansa, clone daw po ni Maine Mendoza yung nakikita sa mga picture na inilalabas sa social media ni Maine. So yun po talaga yung isa sa mga
sinasabi at tinutukoy po ng condemnation, and respect natin yon sa kanilang bawat paniniwala. And definitely, at kung totoo kang nagmamahal kay Min and Alden, susuportahan mo po sila sa lahat pa ng bagay na gagawin po nila dito po sa industry. And then the same time ngayon, magbabasa po tayo ng mga komento po ng True Blooded TDN at Aldomnation sa ating YouTube channel, at ilan pa sa mga comment po nila sa ating previous vlog. Babasahin natin sa shoutout ang kanilang mga pangalan nung sa ganoon, para malaman po natin yung kanilang mga opinion about po sa previous vlog po natin. So simulan na po natin, guys. Sabi po ni Adela Cervantes, mas mahalaga talaga ang career niya, kaya nga mas pinili niya yan kaysa kay Sabi ni Asuncion Padunan, nasa showbiz si Alden para magiging artista, actor first and foremost. Hindi siya andyan para unahin maghanap ng jojowain. Unahin ang blessings habang dumarating, dahil minsan lang yan, at pag nag-inarte ka, baka layuan ka ng biyaya at pagpapala. So definitely sa mga artista, marami pong tumatanggi sa mga blessings po, or parang mapili po sila sa mga projects o anong ngayong kinahantungan. Nga, diba? So si Alden Richards, mas pinipili niya po mismo yung mga projects na binibigay sa kanya, ginagawa niya ng maayos, at pinapakita niya na tanggap niya yung mga proyektong at blessings na dumarating po sa kanya. Definitely, hindi siya tumatanggi sa kahit anumang binibigay po sa kanyang proyekto. At doon po natutuwa mismo yung mga company po sa kanya, kasi alam naman natin na si Alden Richards, malakas talaga sa tao po yan. So makikita natin na hindi siya tumatanggi sa pagpapahala ni Lord, kaya patuloy po dumarating po sa kanya yung mga blessings na hindi niya inaasahan pero kung saan dumarating, di ba? So yan po yung isa sa mga pinangangalaga ni Alden Richards, na ayaw niyang mawala mismo sa kanya, kasi minsan lang ito nangyari po sa kanya. Napakatagal niyang nagsakripisyo sa showbiz. It's almost 10 years above na masasay po natin. Talagang marami na siyang tinaya, sinakripisyo na nung simula, na parang gusto niya nang sumuko, pero definitely pinaglaban niya talaga. And then at the same time, sabi naman po ni Baby Palileo na kung ang lakas ng loob nilang mag-produce ng non-Alda movie, sorry, lalangawin yan. So sabi naman ni Asuncion Padunan na may reaction po siya about po sa sinabi ni Baby Palileo, diba Hello Love Goodbye and non-Alda movie? Eh bakit super blockbuster at number one and highest grossing movie of all times? So definitely yun po yung talaga yung lumabas po na balita, na number one grossing film itong Hello Love Goodbye. And definitely dalawang beses ko rin pong pinanood yung Hello Love Goodbye bilang pagsuporta kay Alden Richards, na kung saan, guys, tinawa niya ng talagang maganda itong movie na to, na talagang super maiiyak ka talaga sa mga acting skills po niya. Talagang dito niya binuhos po lahat. Dito po talagang lumabas po yung totoong kagalingan po ni Alden Richards sa pag-arte. Talagang nagalingan po sa kanya, pati director po ng movie po na to. At masasabi po natin, huwag po kayong magbigay po ng advance conclusion kung lalangawin ba yung isang movie or hindi. Definitely, nasa Diyos po yan kung lalangawin talaga o hindi sa mga tao na sumusuporta po kay Alden Richards. And since talagang masasabi po natin, yun po talaga yung isa sa mga gagawin po ngayong movie, at wala na pong magagawa dyan yung ilang mga fans na tutol po mismo dito. And then the same time, guys, sabi ni Ma'am Christy Serrano ng USA, Alden Richards main power sa Forever, grabe ang tigas naman sila, bakit hindi si Main, bakit hindi tayo mapagbigyan sa Aldab na magkasama, guwapo. So definitely yun po talaga isa sa mga hinihiling po ng adaptation, ngunit hindi mapagbigyan. And alam naman natin, guys, na hindi under po ng management po ni Alden Richards itong si Min Mendoza. And parang merong yun, parang ganun, may issue po ang management ni Min at saka ng management ni Alden Richards, kaya masay po natin, kaya hindi sila pinagtatambal dalawa. So yun po talaga, pero rumored lang po yun, ah, parang opinion lang po ng karamihan o napapansin mismo, kaya hindi sila pinagtatambal dalawa. So minsan lang sila makita sa EB, pero definitely minsan na nga lang eh hindi po nagsasama at hindi po nagtatabi. Hindi po pag-uusap eh hindi at bawal, di ba? Pero definitely at least natuwa po mga fans dahil nakita po sila magkasama doon sa EB. And then the same time, guys, sabi po ni Ma'am Yolanda Cloud, exciting yan, another collaboration this time with Julia Montes, manonood kami niyan. So ayan, ito all the fans to, at masasabi po natin excited sila sa panibagong projects po ni Alden Richards under po ng collaboration po ng Cornerstone, na management naman po netong ni Julia Montes. Na masasabi po natin, tingnan muna po natin bago tayo mag-conclude, di ba? Mas excited po mismo yung mga ibang fans ng Aldov, na talagang
todo suporta po kay Aldrin Richards sa mga gagawin pa po niya dito po sa industry, kasi habang talagang namamayagpag si Aldrin Richards, lalong dumadami talaga yung mga bashers po niya. At definitely yung mga tumututol po sa project po na to, wala po silang magagawa kundi mag-boycott. At the same time guys, masaya po natin hindi nila papanoorin to, pero ibang mga fans papanoorin po nila at susuportahan po nila itong big project po ni Aldrin Richards under ng kanyang management. And then the same time guys, so sabi naman po ni Mylian Lim, kaya pala may pautot issue about breakup ni Coco and Julia, dahil naman silang may gigawin naman po silang movie yung dalawa. Nakakatawa din ba? Ang dami niyong nakalokohan. So definitely yes. Nabasa ko rin po yun sa isang article po sa Fev, na meron po talagang issues about breakup si Julia Montes at si Coco, na masay po natin yun po yung nangyayari. At parang meron pag-post pa nga po ng emoji breakup emoji na hearts etong si Julia, kaya masaya po natin guys. Parang isa sa mga marketing strategy para po mag-hit yung movie, kasi kailangan daw po yun. Alam naman natin sa showbiz na kailangan pag may jowa ka, huwag mong involve yung jowa mo mismo or asawa mo. Definitely para po mag-hit po yung isang movie, yun po yung gagawin po nila. Gagawan po ng issue na breakup ganyan, para po isa lang magpag-usapan at talagang mag-hit yung movie na gagawin po nila, at talagang para makarelate po yung ibang mga fans na manonood ng movie po na to. And then the same time guys, sabi naman po ni Juliet Mela, kung tunay na fans yan and kahit sino katambal ni Alden, suportahan, dapat hayaan na lang si Min kung iniwan si Alden. Move on tayo, support tayo kay Tisoy. Kahit ako, nawalaan na ako ng pake kay Min and Alden, sapat na doon na siya kay Arsho, diba? So yes, yun po yung isa sa mga reaction ni Ma'am Juliet Mela. So tanggap niya na kung ano po yung kahantungan po ng pinagdalaban po nila. And since Alden fans din po siya, masaya po natin tinanggap niya na kung ano po yung ilan pa sa pinaglalaban po ng Adam Nation na hanggang ngayon hindi pa rin po natutupad. So kumbaga sumasakin na lang po mismo siya sa mga sitwasyon po ngayon. And definitely guys, kung ano't ano man po yung gawin po ni Mina and Alden, masasabi po natin sana suportahan po natin sila, kasi ginagawa naman po nila yung vest po nila para mapapaganda or mabigyan po ng justice yung isa sa mga ginagawa nilang proyekto. At lahat po ng pinaghihirapan po nila, gawa po mismo nila yon. And kahit na although na ang hadlang po mismo is boycott sa mga separate show at separate project ng dalawa, nananatiling ginagawa po ni Min and Alden yung best po nila para talagang mapaganda ito sa mga loyal na talagang sumusuporta ng mamahal. Kahit na separate project at separate show yung ginagawa po nila, ay pinanonood pa rin po ng mga fans yung talagang pinaghihirapan po nila. And good job po dyan sa lahat po ng mga fans na sumusuporta, all out support po kay Min and Alden until now, na kahit separate show, separate endorsement, separate movie ang gagawin po nila, ay nandyan pa rin po kayo para po sa kanilang dalawa. Maraming salamat po. And then the same time guys, so yun lang guys yung sa update natin ngayong hapon na to. And thank you guys sa panonood, and see you for my next video. At kung bago ko pa lang sa channel ko, mag-subscribe po na, hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod ko pang gagawin mga daily videos. Thank you and see you for my next video. Bye bye guys.